Guys, gagawa tayo ngayon ng puto maya. So, ang puto maya guys ay gawa siya sa malagkit na rice na hinaluan ng gata na may asukal at saka luya. So, mas masarap ang puto maya guys kung may sweet mango and then may sikwati guys. So, ang sikwati guys ay gawa sa ang sikwati guys isang hot chocolate drink, hot dark chocolate drink na gawa sa tableya. First steps guys, kailangan natin magtakal ng malagkit rice. Yan. Gagawa tayo ng 2 cup. Yan, 2 cup ang gagawin ko guys. Dalawang cup ng white malagkit rice. And then, maghahalo ako guys ng tapol na malagkit. So, iba ang kulay nito guys. Ganito yung kulay niya. Yan. Black na parang pula. Yan, tapol ang tapol de oro guys ang tatak niya. Malagkit pa rin to guys, kaso lang iba lang yung kulay niya. So maghahalo tayo nito para may kulay naman yung puto maya natin. So para magkahalo yung puti at saka yung black or yung parang tapol siya guys or tapol na kulay. Ito kasi siya guys, medyo matigas to. Ang tagal niya kasing palambutin guys. So, kailangan muna nating ibabad. So, mas mabilis lumambot yung puti compare nito. So, kailangan konti lang ang ilalagay natin dito guys. Pampakulay lang sa puto maya. So, nagtakal ako ng kalahating cup guys. Kalahati lang ang ihahalo ko dito. Kasi matigas to guys na klaseng malagkit. Yan. And then, huhugasan natin siya, guys. So, huhugasan lang natin. Yan. Yan. Banlawan natin maigi, guys. Or hugasan natin ng maigi. Kasi, para matanggal yung mga dumi-dumi dun sa bigas. Parang ano lang guys, parang nagsasain lang kayo ng bigas. Na kailangan nyo muna hugasan bago isa lang. So yan, i-drain natin yung tubig. Yan, na-drain ko na yung tubig. Huhugasan natin ulit. Bali, huhugasan natin siya guys ng 2-3 times. Hanggat mag-clear na yung sabaw niya guys. Medyo malabo pa yung sabaw. Ibig sabihin, may mga madumi pa guys yung bigas. Tapos, drain nyo ulit. Tapos, hugas. So, binanlawan ko to guys. Or, hinugasan ko to ng 3 beses. Yan, 3 beses guys. And then, lalagyan na natin guys ng tubig para dun sa pambabad. Lagyan natin ng tubig. So, dapat punuin natin yan, guys. Yan, punuin natin para ma-absorb talaga yung tubig, guys, doon sa bigas. Yan.
Ayan. Tapos, lalagyan natin siya, guys, ng cling wrap. Kasi ibababad natin yan, guys, magdamag. So, maglalagay lang tayo ng cling wrap. So, yan, guys. Tatakpan lang natin siya ng cling wrap. Para, guys, hindi siya mahaluan or maalikabugan, guys. Kasi magdamag natin yung ibababad. Ayan. Babad natin yan, guys. So, same procedure, guys, doon sa tapol di oro na malagkit. Yan, hinugasan ko na siya, guys. At saka ko siya nilagyan ng tubig. Kailangan yung tubig niya, guys, ay above doon sa level ng bigat. So, yan. Babadin natin yan, guys. Magdamag. Tapos, tatakpan din natin ng cling wrap. Tatakpan din natin ng cling wrap, guys, para hindi siya maalikabukan, guys. Ayan. So, ayan na yun. Babad natin. Tuwin ko siya. Binabad ko siya ng 7 PM dito sa amin, guys. And then, lulutuin ko siya bukas ng umaga, mga alas 6, guys. So, mga 11 hours ko siyang ibababad. So, ganun siya katagal, guys. After 11 hours, guys, eto na yung itsura ng binabad natin na malagkit. Ayan. Tapos, i-check nyo ng ganyan, guys. I-check nyo ganyan, yung bigas. Pag na-press mo yung ganyan at nadudurog na siya, ibig sabihin, na-absorb na yung tubig doon sa bigas. Yan. Tapos, i-drain natin yung tubig. Tapos, yung isang black rice or yung tapol, check natin kung malambot na ba yung malambot na din siya, guys. Ang pag-check nito, guys, ipipress nyo lang ganyan. Yan. Yan. Pag nadurog na siya or nahati na siya, ibig sabihin nun, malambot na yung bigas. So, drain lang natin yung tubig. Yan, na-drain ko na yung tubig. Pag na-drain mo na yung bigas, guys, or natanggal mo na ng tubig, maglalagay tayo ng dahon ng saging, guys. Lalagay natin sa loob. Yan. Pwede din kayong gumamit ng, kung wala kayong dahon na saging, guys, pwede kayong gumamit ng parchment paper. So, didrain ko din yung tubig. Yan, tapos i-transfer natin dito sa steamer. Natin dyan. Ayan.
guys. Ikalat nyo lang, guys. So, yan, guys. Yung puting malagkit, guys. Hiniwalay ko siya dito sa black malagkit rice or yung tapon rice. Ayan. So, ayan. I-steam ko na siya. So, yan, pumulo na siya, guys. I-steam ko lang to ng 25 minutes. Depende yun sa kung ilang kilong malagkit rice ang lulutuin, guys. So, steam ko siya ng 25 minutes or half cook ko siya ng 25 minutes. After 25 minutes, check natin, guys, if na-half cook na siya. Ganitong texture, guys. Yan. So, okay na yan siya. Saka natin siya hahanguin. Steps, guys, ay pipigain lang natin yung gata. Yan. Bumili ako nito, guys, ng isang buong nyog na pinakudkod ko, guys. Then, lalagyan natin ng tubig, guys. Ayan. Ayan. So, pigaan nyo lang ganyan. Ayan. So, habang pinipigaan ko yan siya, guys, maglalagay tayo ng luya. Sukod ko rin lang natin yung luya dito. Isasama natin sa pagpiga. Ito ay ano, guys, pampabango dun sa ano natin. Nagdadagdag dun ng additional flavor dun sa puto maya. Kudkurin lang natin ganyan. So, pag ang luya, guys, estimate lang kung gusto nyo na maraming luya, pwede din yun, guys. So, ayan. Kapag katapos ko rin yung luya, guys, pipigaan natin. So, yan. Isasama natin sa pagpiga ng nyog. So, after natin pigain yung nyog, guys, sasalain natin. Yan. Salain natin. Then, ita-transfer natin dito, guys, yung gata. Yan. Saka, meron ako ditong 1 cup na sugar. White sugar, guys. Ihahalo natin dito. Yan. Tapos, maglalagay ako ng 1/4 teaspoon ng asin. So, yan. Haluin lang natin siya, guys. Yung asin, guys, yun ay nagpapa-balance dun sa lasa ng puto maya natin. So, para mag-blend yung alat at saka yung tamis, guys. So, pag na-dissolve na siya, guys, ilalagay na natin or ihahalo na natin dito yung malagkit na hinafcook natin, guys.
So yan, transfer lang natin dito. Transfer natin ganyan. Ibababad lang natin siya guys dun sa gata natin. Black malakit rice or yung tapol. Ayan, sama natin dyan guys. So, hahaluin na natin. Ayan, mix natin ng maigi. So, diba guys, ang ganda tingnan pag may tapol na malagkit rice or black tapol rice. So, after nyong mahalo guys, yung malagkit at saka yung gata, itatransfer natin dito sa steamer. I-transfer natin siya ulit guys kasi lulutuin natin siya ng 10 to 12 minutes. Ayan. So, hindi naman to kailangan guys ng mahabang oras para lutuin ulit kasi naka half cook na to guys. So, yan. Ta-transfer natin dito sa pina half cook natin na steamer. Pag natin dito guys. Yan, transfer. Tapos, i-kalat nyo lang guys. Ganyan. Yan. Subos nyo na. Alam nyo ba guys na ang puto maya ay sikat to sa probinsya ng Cebu or kaya sa mga Visayas na part guys. Kasi ito yung mga usually yung binibili pa tuwing umaga na pang-almusal guys. Tapos papartniran siya ng sikwati guys or yung native na hot chocolate guys. Yan. Pag nalagay na natin, steam natin siya ulit ng 10 to 12 minutes. Tsaka bago natin siya steam guys, maglalagay tayo ng luya ulit para mas lalong magiging aromatic yung ano natin guys, puto maya natin. So yan. Yan. Saka natin siya steam, i-steam. So, yan guys. Steam lang natin siya ng 10 to 12 minutes. Bago nyo pala siya takpan guys, kailangan nating lagyan ng tela yung pantakip guys para hindi mahaluan ng tubig yung putumaya natin. So, kailangan natin ng takpan ng tela guys yung takip. After 12 minutes guys, luto na yung putumaya. Yan, tingnan nyo guys. Ang sarap niya. Oh. Yan. So, hahanguin natin siya guys at itatransfer natin siya sa dahon ng saging.
Pagkatapos guys, itatransfer natin siya dito sa dahon ng saging. So, tutupiin nyo lang ganyan guys, paikot. Yan. Ganyan, tsaka natin siya. Ganito guys, tsaka natin ilalagay yung puto maya natin. So, ilagay nyo ganyan guys. Saka nyo siya ipipress pababa. Saka nyo siya takpan guys ng ganyan. So, yun na siya guys. Yung puto maya. And then, yung iba, balotin natin dito sa tahon ng saging. Saka natin siya ilalagay dito guys. So, huwag masyadong punuin guys kasi yung extended na dahon, yun yung pangtakip natin. So, ganyan. So, ayan na, ibalot ko na siya sa dahon ng saging guys. Yan. Ganito yung itsura niya. Yan. Magagawa tayo dito ng sikwati guys. Perfect partner yun sa puto maya natin. So, meron ako ditong tableya or na sweetened na to siya guys. Ibig sabihin may ano na siya guys. May halong asukal na siya. So, meron akong apat. Lalagay ko dyan. And then, meron akong half cup ng sugar. So, halo natin dyan. And then, papakuluan natin yan, guys. Pwede kayong magbawas ng tamis, guys. Depende sa inyo kung ayaw nyo nang masyadong matamis. Papakuluan natin lang. Papakuluan natin yan saglit hanggat mag-dissolve na yung tableya, guys, or yung kokwa. Ayan. Papakuluan lang natin yan. Natin, guys, if na-dissolve na yung tableya guys. So, wala na siyang buo-buo guys. So, pwede na natin siyang hanguin guys. Yan, check nyo lang ganyan. Tapos, pwede kayong magdagdag ng sugar. Gusto nyo guys. Yan. Yan na guys, yung puto maya natin na may sweet mango. At saka, syempre guys, hindi mawawala yung sikwati natin. So, best partner sa puto maya ang sikwati at saka sweet mango guys. So, yan. Perfect para sa pang-almusal guys. Or kaya pwede pang merienda. So, yan guys. Gawin nyo na. And salamat sa panunood. See you guys!